Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord should be fulfilled." My dear brothers and sisters, and my dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Son, Holy Spirit, amen. Good evening po. Good evening. Title ng homily po ko, Happiness Without Borders. Happiness Without Boundaries. Today, there is a very strong consciousness of boundaries and borders. Mainit na mainit po pinag-usapan nung si Binay. Hindi po pinapasok sa isang exorcism division. Sa po yun, that's my next part. Hindi pinapasok. Hanggang yung mismo security guard. At pinag-pick up sa polis. Ano lang po yan. Subdivision pa lang po yan. At malaking issue. Yung mas malaking issue, yung as China defines her boundaries, nagkakaroon ng international tension defining boundaries. Ano yung teritoryo mo? Ano yung hindi sa'yo? Ganoon din sa trabaho, nagkakaroon tayo ng boundaries. Ang tawag dyan, job description. Hindi mo gagawin yung hindi sa'yo, huwag mo pakilaman, at gawin mo yung trabaho. Kaya ang hirap, kahit masipag ka, mag-ingat ka. Pag maselan yung kumpanya ninyo, baka sasabihin lang sa inyo ng boss mo, "Ba't ginagawa mo yan? Wala na sa boundary ng trabaho mo yan. Huwag mong pakialaman, mapapahiya." Hindi sipag-sipag. Kahit sa trabaho, may boundaries. Job description and definition. Territories and unclear and limits of their properties. Legal definitions of what is owned, what is mine, and what is not mine. Marami na pong gera ganyan sa ganyan. Territorial definition. However, my dear brothers and sisters, there is also another generation of consciousness that defines Harbian boundaries. May I repeat? There is a new consciousness of the young that defies boundaries and borders. What do I mean? There are movements that goes beyond borders. Matagal po akong nakapagtrabaho sa iba't ibang mga organisasyon na tumulong sa atin dito sa Pampanga. Yung isa pong matagal namin nakasama, paggawa ng mga housing from Spain. Ang tawag po ng kanilang organisasyon, Arquitectos Sin Fronteras. May repeat? Arquitectos Sin Fronteras. Ang kung gusto sabihin nyo, Architects Without Borders. Walang borderline. Walang definition po hanggang saan lang sila. Bakit po? Mga arkitekto galing sa Spain, nagpunta dito sa Pampanga, tumulong sila mag-design, gumawa, mag-supervise ng mga bahay. And they went beyond the boundaries of their function in Spain. Meron din po, Medicos Sin Fronteras.
physicians without boundaries. Ganun po yung medical mission. Noong October or first week of November, sa alam ko po, nagkaroon po ng medical mission dito. Simbahan natin, naging parang maliit na hospital. Yung ating parish ko, nagkaroon po ng clinic. Parang lumalabas sila sa boundary ng kanilang clinic sa hospital o clinic sa kanilang sariling opisina. Writers without borders. The young today try to explore the possibility of going beyond your border in a positive way. In a positive way. Not for us to define what is limiting and what is defining in what we can do. Hindi po nag-limit, but it opens borders. Ba't sinasabi ko po ito? Ako po naman, I would really respect what is not mine and what is mine. I would respect boundaries of property. I would respect your private property. That's part of our civility. That's part of our civilized consciousness. Pag civilized kang tao, alam mo yung sa'yo, hindi sa'yo. Respeto natin po yun. Pero, mayroon po akong suggestion. Sana naman, pagdating sa our sense of happiness, huwag na natin ganyan ng border. What do I mean? Happiness without bounds and boundaries. Mary, in herself, is very happy to be the mother of our Savior. That is one of the greatest happiness of a woman, I believe. Nothing more. More than that. Maging ina ka ng isang Diyos. To be a son, to have a son who will be a Savior. Meron pa bang hihigit na galang doon? But look at the happiness of Mary. Hindi po siya nag-limit doon sa kanyang boundary of her happiness. Meron pa kasi isang tao masaya. Sino pa po isang tao masaya sa Evangelio? Ha? Sino? Si Elizabeth. Ba't masaya po siya? Kasi matanda na sila, wala sila na anak. Nagka-baby sila. 6 months na po siya. One of the happiest person na for many long years, they were praying to have a baby. They almost give up sa Eukas, sa Karinco, or already forgot yung panalangin niya, si Zacharias mismo. Nakalimutan niya yung kanyang original prayer. And yet, the Lord gave them the child as the greatest gift. Masaya si Elizabeth. No question about this. Dalawang babae, masaya on their own turf, isn't it? Look at this. Mary went out of her way, running, to go to the hill country of Judah to be with Elizabeth, to share her joy that she herself was very happy for Elizabeth. And when Elizabeth opened the door, she was also very happy for Mary. Hindi niya sinabi, ako masaya ako, pakialam ko sa'yo. O well, masaya ako, pakialam ko sa'yo. Pero their happiness multiplied more than their individual happiness because they shared happiness with one another. Parang exponential po, hindi lang times 2, hindi lang times 3. It became some kind of a happiness far beyond two individual people who were happy. Until now, we celebrate this joy. Ang kanilang kinakagalak, ating pinagbibiwal. What a wonderful, boundless sense of happiness. Ako po na niniwala ko kung yung pagtingin mo sa kaligayahan mo ay mas malawak. Like Mary and Elizabeth, I believe you will be one of the happiest persons. Let me give you an example. Alam niyo po yung bansang Greece. Noong unang panahon, one of the golden era of Greece, noong panahon na yun, sikat na sikat sila in terms of civilization, philosophy, arts, kasi mga Plato, yan sina Aristotle, Socrates, mga Greek philosophers po yan. Meron din po mga Greek conquerors, Alexander the Great. Alam niyo po,
The great civilization were the smallest during that time. Pinakamaliit po sila. Mas malalaki po yung Mesopotamia, Babylonia. Malalaki po yung mga naging kalaban nila. But they cannot be defeated. Hindi sila matalo. Napanood niyo po yung movie 300. 300 lang sila, pero nung binabala nila, the great empire like Persia, they really stood to the last drop of their blood. Alam niyo po yung motto ng Greek civilization? Ano po yung motto ng Greek civilization? Ito po kanilang motto. In Greece, what is personal is communal, and what is communal is personal. What do we mean? What is personal is communal. Halimbawa, gawin po natin sa panahon natin. Halimbawa, nag-graduate ng college sa anak mo. Di ba that's a very personal, private, family happiness? Kasi kayo nagpaharap sa anak mo. Anak mo yan, di ba? Pangarap na yan, sa kanya yan. Okay, yung anak mo, pumasa sa board. Pumasa sa board. That is her happiness. Siya yung pumasa. Hindi naman ako. Pero if you are in peace, your neighbors will come knocking at your door. Wow! Nag-graduate yung anak mo. I am very happy for you. Pumasa sa board ang anak mo. Wow! Their happiness is because of the success of your children. There is no point of envy. There is no point of jealousy. Yung taong envious, maliit yung bangura nila sa kanilang kaligayahan. Yung dapat yung happiness, papasok muna dun sa bangun nila para maging masaya sila. Yung success, dapat papasok muna dun sa poder nila. Kaya pag nakalabas yung happiness, they are not happy. They feel envious. When the other people are affirmed, other people are happy, they are not happy. Let us not be that kind of un-Christian attitude. Your happiness is my happiness. Alam niyo po, even in a negative term, negative, baligtad po natin ang konti, no? Baligtad natin. Halimbawa naman, may nangyari sa mga kamag-anak. Halimbawa, worst comes to worst, halimbawa, namatay kayo sa pamilya. Alam niyo po, the whole community maglulugsa para sa inyo. Hindi lang ikaw yung umiyak, hindi lang ikaw yung nasaktan, ikaw lang, hindi lang kayo yung nawalan. The whole community will feel it with you. Not only for social purposes, that they would really be one. What is personal is communal. What a wonderful support. Pag masaya ka, hindi sila galit, masaya sila para sa inyo. At pag may nangyari masaya, masama sa pamilya ninyo, kasanggaw ko sila at masasaktan din sila para sa iyo. Ibaligtad po natin yung kalawa nila. What is communal is personal. What do you mean by what is communal is personal? Dito po kuminsan, sorry po, no? Sa Pilipinas, kuminsan, malilinis yung mga bakura natin. Malilinis yung mga bahay natin. Sigurado po ako dyan. Pero kuminsan, napapamaya communal property. Communal facilities. Huwag po sana kayo magalit. Minsan, maghanap ka ng maruming CR, yung common public CR. Para tayo na, tayo, huwag ang pwede na. Pipigil ko kayo, huwag ang punta ko sa private yung sa akin na lang. Kasi hindi malinis eh. Nobody cares when it is communal. Nobody cares, hindi naman sa akin yun eh. Makarap po, hindi naman sa amin yan. And you know, it makes a society, a civilization, very weak. Kaya matindi ang great civilization because of that. What is personal is communal. What is communal is personal. Kukwento ko po ito, kwento po ng kasama kong pare. Meron po kasama pare, nasa po siya sa maliit na parokya. Hindi ko na po sasabihin kung saan. Nag-start po siya. Siya yung first parish priest. Nung nag-start po yung simbahan nila, siyempre walang bakod, walang masama ayos na gamit. Alam niyo po, medyo matandas po sa akin, mga 3 years na, bago-bago parish priest. Very young.
nag-start siya ng parokya. Alam niyo po, isang umaga, minakawal sila. Minakawal yung opisina nila. Kala nila maraming pera yung opisina nila. Wala sila nakita, wariya-wariya sa collection. At saka yung cellphone na hindi maganda ng sekretaryo, kinuha. Then, okay na po, sana yun. Minsan daw yung pare, naniligo po yung si father. Pwede niya sa akin, mandigo ko nga, naniligo siya. Sa atin nito, on niya yung shower, nawala ng tubig. Lumabas si father, may sabon. Sabi niya sa kasama niya, yung sakristan, Boy, ba't ko na tubig? Hindi naman brown now, yung jetmatic. Amo, hinakaw mo yung jetmatic natin. Yung makina. Hinakaw. Okay. Kaya nung nag-misa na si father, nag-announce siya. Sabi po, hinakaw mo yung cellphone ng ating parokya, cellphone secretary. At saka po, hinakaw din po yung ating jetmatic. Kaya po ngayon, ang buko, medyo mahihikot sa punta, sabi niya. Sana naman, let us feel that this community, this church is ours. It is communal, and let us also take it personal. Minsan na po, minsan kabataan, nakatrabaho po siya sa mga, alam mo po yung nagtitinda sa mga hamburgers ka. Pauwi na po siya, naglalakad, around 2 o'clock in the morning, dahil nagtitinda siya sa mga 24-hour burgers ka. Naglalakad po siya. At itong mga nakita niya, doon sa construction ng simbahan, ipinababa daw po yung pang-welding. Alam niyo yung pang-welding? Yung, kasi ginagawa yung ano, yung contractor siguro, nandun yung gamit niya. Yung pang-process. Eh, nakita daw ng bata. Sabi daw itong bata, siguro meron silang ibang construction. Kaya binubuhat yung welding machine. Tapos dahil nagsisimba yung bata, sabi niya, pero teka, alas 2 na mga daling araw. Sino naman ang gagamit ng welding machine? Sumigaw itong bata, sabi niya, Hoy! Huwag niyong kunin yan! Sa amin yan! Huwag niyong kunin yan! Sa amin yan! Mga kaparokya, kinukuha yung ating welding machine! Ginising mo po rin si Pinbalik. Naglabasan po yung tao, pero binalikan po yung bata at sinaktan. Sinaktan po yung bata. Pero nakuha pa rin po, nakapaisip niya, nakuha pa rin po yung welding machine. Pero sinaktan yung bata, binalikan. Kasi sabi niya, sa amin yan! Itong bata, meron siya personal feeling for this formula. I think that your son is hero, isn't it? You become hero when you have a sense of ownership. What is common? What is a common dream? What is a common mission? And even common properties. At kung nawala ko, alam niyo po, nawala yung welding machine. Pero I tell you, sabi ng Paris Priest, magmula mo, wala na ng nakaw. Because people began to say, sa amin yan. I think even our happiness, our dreams, when we share them, our happiness becomes exponentially multiplied. I pray, my dear brothers and sisters, measure your happiness not only to your personal private account. Do not only measure your property against, this is my happiness kasi nakapangalan sa akin. Personally, but I ask you to make your happiness boundless and eternal when you can share happiness with others. Then your happiness will be without meaning. It is unlimited and boundless. Meron po kapampangan song. Yung kapampangan song, pag ikinanta mo, parang kantang pang bata, but it is a community song. It's very close to the Greek mentality. It's very close to the Greek culture. Ikakanta ko po ano, kanta natin. Kantayang matuo, kantayang anak, kantayang matuo. At kanta, kinakanta din ng mga bata. Tutang, medyo may mong nangurang magkantata natin. Nung miyabe ame ta, nung miyabe, miyabe. Nung miyabe ame ta, masaya ta.
kasi ang abaya niya. Pero sa akin po yan, ipunta naman sabi, masaya tayo. Tumiman ako mga batya. At yun po yan, masaya na. Alam mo, ito mga yung makatuluan. Kanta kaya, together. Nung miyabe ka, may you find happiness in making other people happy. Very big. May you find happiness in making other people happy. Kaya ako, pag nag-greet ako sa mga may wedding anniversary, nag-birthday, nag-golden wedding, nagpapasalamat sa kanilang magandang medical exam, maraming nilalagay sa text, I am very happy for you. Can you repeat that? I am very happy for you. Therefore, your happiness is truly mine. And truly, we multiply our happiness. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.